Umaga, magandang umaga, magandang umaga. Magandang umaga sa inyo, magandang umaga. Magandang umaga po. Okay, magandang umaga, magandang umaga po. Good morning, Marco Apolonio of President Corazon Aquino High School. Okay, good morning po. Good morning po. Good morning ito sa aking regular viewer na si Lorelyn Bravo ng Padre Burgos Elementary School. Ma'am Lorelyn Burgos ba? Burgos, yan. Regular viewer ko yan si Ma'am Lorelyn. So sa ngayon, naisip ko, i-ere muna natin itong ating topic na matuto o magretiro. Okay. Ngayon, ano ba to? Kasi kung maalala nyo, may mga pronouncement na when we go back to our new normal, bawal lumabas yung 21 years old pababa, tsaka yung ating mga 60 years old pataas na mga senior citizens. Kaya lang, yung ganung situation would be very difficult for us educators, for us in the school settings. So, alam naman natin, marami na tayong mga teachers na seasoned, mga 60 years old and above. Hindi naman pwedeng maiwan sila. Hindi naman pwedeng ang option na lang nila magretiro na lang dahil hindi sila pwedeng pumasok sa school. Ngayon, kung sasabihin niyo sa akin na sir, di pwede silang mag-work from home, pwede silang gumawa ng module doon, pwede na lang silang makapag online meeting with us, mag-submit through email. Paano nga, hindi nga din marunong. Hindi marunong mag-type, hindi marunong gumawa ng computer, hindi marunong ng Microsoft Word, hindi marunong mag-email. I'm sure meron nga din kayong mga co-teachers na hindi nakakasama sa mga online meeting kasi hindi rin sila marunong gumamit ng Google Meet. Tama po ba? Okay, tama po ba? O, ngayon, hindi naman pwedeng iwanan natin sila sa ere. Kailangan tulungan natin sila. So, hindi naman pwedeng ang option na lang para sa kanila ay magretiro. So, itong advocacy na ito, itong personal advocacy ako na ito, matuto o magretiro, susubukan ko na i-ere yung mga common problems ng ating mga seasoned teachers na na-encounter nila. Common problems ng ating mga seasoned teachers. Tapos bibigyan natin sila ng solusyon. Kailangan natin silang tulungan. Bibigyan natin sila ng solusyon. So, hindi naman pwede na ang option na lang sa ating mga seasoned teachers magretiro. Kasi malaki pa rin naman ang tulong na naibibigay nila sa ating school system. So, kailangan natin silang i-assist. Okay? So, ang una kong topic para sa episode 1 ng aking matuto o magretiro ay password management. O, aminin nyo, hindi lang ang ating mga seasoned teachers ang may problema sa password management. Kayo din. Hirap na hirap kayong tandaan ng mga password. Tama? Tama ba? So, kung meron kayong mga comments, suggestion, i-post nyo lang sa ating comments para ma-i-ere natin, ano? Para ma-i-ere natin. Password management. So, bigyan ko po kayo ng senaryo, ha? Bigyan ko kayo ng senaryo. Sandali lang. Ayan, password management. Ako po, bilang IT officer ng Maynila, meron akong mga binubuksan ng mga website. So, meron akong mga binubuksan mga website. Katulad niyan, meron akong Facebook, meron akong Bluehost na binubuksan, meron akong cloudflare.com, meron akong gmail.com, wordpress.com. Ayan, kumakaway po yung anak ko. Sige, anak, kaway ka. Meron akong zoom.ph na binubuksan. So, araw-araw po yan. Binubuksan ko. Pasensya niyo na po, ginugulo po ako ng anak ko. Sandali lang. O, yan, anak, Candy. O, yan. So, meron akong mga binubuksan araw-araw. So, isipin nyo na lang. Tapos, meron pa akong mga personal accounts. Kagaya niyang MS Office 365, Meralco, Paymaya,
Globe Postpaid sa kanyang bangko katulad ng LBPI Access, no? Isipin niyo na lang paano ko ba na-manage itong mga password na 'yan? Wait lang po, nag-hang-hack mouse. Okay. So, ayan. Paano ko ba na-manage yung mga password na yan? So, bigyan ko po kayo ng mga tips. Ayan, bigyan po kayo ng mga tips. Una, ayan, password management. So, ang common na sinasabi natin sa ating mga kaguruan, sa ating mga seasoned teachers, na actually, itong mga seasoned teachers na to, mga kinukuha pa nga nating mga ninong sa kasal, ninang sa kasal, ninong, ninang sa binyag. Tama po ba? So, ayan. So, ano ba ang common na binibigay nating mga tips sa ating mga seasoned teachers? Ating mga seasoned teachers. So, kayong mga younger ones, common na binibigay nyo sa kanilang tips, eh, isulat o i-type sa cellphone, ano, para hindi makalimutan. So, ako, ito yung practice ko na actually nakuha ko to somewhere else na isa-share ko lang din sa inyo. Ayan. Oh, by the way, ito pa yung common practice nyo. Ayan, isang password lang sa lahat. Common, yung birthday nyo, yung birthday ng crush nyo, yung birthday ng jowa nyo, ayan, yung birthday ng ex nyo, nanggigigil kayo para hindi nyo makalimutan na birthday ng ex nyo, yung gagamitin yung password. O, sa mga nanay, normally, yung birthday ni ate, ni kuya, o ni bunso. Ayan. So, yan yung mga common na password na ginagamit natin. Ano, common yung birthday. Ewan ko ba, ano bang meron sa birthday? Ba't common ang birthday? Bakit common ang birthday? Anyway, merong mga websites na hinihingi stronger yung password. So, but there are sites that requires a stronger password. Halimbawa, example ng ating stronger password, yung may numeric keys, may capitalization, may special character, or mix of it. Okay. So, sabi ni Ma'am Eloisa dito, Eloisa Bancoro de la Cruz, kaya birthday ang ginagamit niya kasi easy to remember. Ayan, easy to remember. Sabi ni Ma'am Eloisa. Okay. Mabalik ako dun sa password. So, paano yung mga password na that requires a stronger one? Okay? That requires a stronger one. Ito yung mga tips ko para sa inyo. Tips. Okay. Kami sa ICT, meron kaming mga minemaintain na password sa mga router namin, hindi lang sa mga website, sa mga router. Kasi bawat departamento sa balento, sa DO, merong mga router. So yung bawat, kung alam niyo yung itsura ng router, ayan sa picture natin, ayan yung itsura ng router. So yung bawat router, merong dalawang password para dyan dapat. Isang admin access at isang wifi access. Ngayon, yung admin access, ito yung para makonfigure yung wifi management. Yung wifi access, ito yung wifi para makakonnect yung mga cellphone, yung mga laptop. Ano po? Yung mga laptop. Ngayon, kami sa ICT before, ito yung naging pattern ng aming password. Halimbawa, yung router ng mga PSDS, 123.psds@ict.com. Kinakapital namin lagi yung first letter nung unang letter, yung first letter nung departamento. So halimbawa, si PSDS Aranza Mendez, tinawag kami, "Sir, pa-connect naman ako sa Wi-Fi." O, alam agad namin, PSDS si Ma'am Aranza Mendez, alam agad namin na yung router doon, ito yung password. So, same with the EPS. So, halimbawa, si EPS ng English, si Sir Victorio. Sir Victorio. Nagpa-connect dun sa Wi-Fi nila, dun sa EPS. So, alam agad namin na ito yung password. Same with LRMDS o ni LRMS. Same with ICT. So,
SGOD, ASDS. So pag si Ma'am Lim sa OSDS, nagpa-connect dun sa Wi-Fi, yung pag may bago siyang cellphone, alam ko agad na ang password ng kanyang Wi-Fi ay ito, 123.osds, capital yung O, at ict.com. Kumbaga, kami sa ICT, nagkakaintindihan kami na meron kaming naming convention sa bawat password. So alam agad namin na yung bawat departamento may naka-assign na password doon. Yung password doon ay related dun sa kanyang departamento. So, ganun din yung pwede nyong gawin. So, dapat meron kayong password naming convention na kayo lang yung nakakaalala, kayo lang yung makakaalala. Hindi yung puro birthday, hindi yung puro birthday ni crush, hindi yung birthday ni jowa, na pag naghiwalay kayo ay nakalimutan nyo na yung password. So, gumawa kayo ng password management naming convention. So, yan yung pwede nyong gawin. Ano po? Ako personally, ayan. Ayan yung personally, ayan. Wait lang po. So, again, ayan. Personally po, ito yung mga ginagamit kong naming convention o password naming convention sa mga website na ina-access ko everyday. So, halimbawa, sa aking Facebook account, meron akong 4 letters that 4 letters plus 4 numbers at fb.com. Itong 4 letters that 4 letters plus 4 numbers, pare-pareho yan sa lahat. Pare-pareho yan sa lahat ng website na ina-access ko araw-araw. Nagkakaiba-iba lang dito sa dulo. So kung ina-access ko ay Facebook at fb.com, kung Bluehost at bh.com, kung Cloudflare at cf.com, kung Gmail at gm.com. So, para pagkabukas ko ng website, alam ko agad na yun yung password ko. Hindi ko makakalimutan. So, kung ngayon, kayo, kung gusto nyong ipilit yung birthday, sandali lang, nawala ang aking screen. Give me one second, nawala ang aking screen. So, halimbawa, ayan, halikod daw. So, halimbawa, kayo, gusto nyong ipilit yung inyong birthday. Dali lang, give me one second. Ayan. Halimbawa, gusto nyong ipilit yung inyong birthday as password. So, gawin nyo ganito. 123. Halimbawa, ang birthday nyo ay June 27, 1992. De, ganyan. 123.June27, 1992 at fb.com ang gawin yung password sa Facebook. Para alam nyo agad, pagbukas nyo ng Facebook, 123. Alam nyo kaagad na meron kayong pattern na 123. Plus birthday plus yung website. Alam nyo kaagad. So kung gusto nyo ipilit talaga yung password na yan, na yung birthday as password na yan. Sana po itong yan. Matuto o Magretiro Advocacy na ito ay makatulong po sa inyo. Ano po? Sa mga darating pang panahon, sa mga darating pang mga episode natin dito sa Matuto o Magretiro episode natin. I-discuss natin yung mga common na problema ng ating mga teachers. Tapos tutulungan natin sila paano ma-resolve ito. Ano po? Yung mga common problem. Tanong ni Mama yan. Probe ko po yan. Tanong ng tanong. Laging confirm sa dami ng ginawa ko na. Okay. So, kailangan nga po yung mga tips na inere ko kanina, yung mga password naming convention. Meron po yan. Ayan. George Abitong Balyasil here. Insight lang din. To make your password more secure, use Jejemon password. Eh kasi nga, George, hindi naman lahat nakakatanda ng mga ganon. So, I suggest yung naming convention nga na combination nung ating numbers and letters. So, balikan nyo yung tutorial video na to mamaya. Once na nag-end yung ating live feed, balikan nyo para makuha ninyo yung ating
suggested naming convention. So sabi niya, kailan po ang deadline? Wala pong deadline dahil ito ay per episode. Hanggat may natatanggap tayong mga problems with solution, i-aire natin sa ating Matuto o Magretiro. Matuto o Magretiro. Ayan. Matuto o Magretiro. Ayan. Sabi ni Ma'am Aisel, usually ako, I am using my cellphone number as part ng password ko. Very good, Ma'am Aisel. So pagbukas mo, cellphone number at fb.com, cellphone number at twitter.com, cellphone number at instagram.com, cellphone number at deped.gov.ph. That is a common, magandang suggestion ito mula kay Ma'am Aisel. Hi, Ma'am Aisel. Ma'am Aisel from... Ang school nga ni Ma'am Aisel, Marcos High School. Kotiche ko pala ito sa Ma'am Aisel dati. Good morning sa iyo, Ma'am Aisel. Okay. Sir, kinuha ko lahat ng password ng co-teachers ko sa DepEd Gmail. Lagi kasi nila nakakalimutan. Okay lang yun, okay lang naman yun, di ba, sir? Pumayag naman sila. Isa kang bayani. Isang bayani, si Cholo. Kumaga, dahil pa ni Cholo ang nagtayo ng call center dahil isang tanong, isang sagot kay Cholo. Pag hiningi yung password. Okay, bayani ka, Solo. Okay. Good morning, sir. Okay din po, sir, na i-save sa cloud ang password using Touch ID sa mga Apple users. Then, doon na lang po i-retrieve pag nakalimutan. Roland Darian, ang school nito ni Roland, ng Nolasco High School. So, napaka-advanced nitong suggestion mo. So, again, ang ating suggestion, ay ang ating mga episode ay para sa mga hirap. Okay? Na mag-cope up using technology when we go back to our new normal. Okay? Ayan. Good morning. Walang matanda sa gustong matuto. Go, go, go. Good morning, Sir JC. Oo naman. Oo naman. Oo naman. Ia-assist natin lahat ng tingin natin ay mahihirapang bumalik sa ating new normal. Dahil unang-una, hindi pwedeng ang option na lang para sa kanila ay magretiro just because hindi sila pwedeng makagamit ng teknolohiya. Okay. Ako, ang gamit ko... Ako, sir, gamit ko unforgettable date talaga kaya di ko nakakalimutan. From Graciano Lopez. Yes! Unforgettable date. Yung date daw nung kung kailan siya binreka ng ex niya. De, joke lang, no? Joke lang. Tama po yon, yung unforgettable talaga. I have my own way to remember my password, but this can be of great help too. So I will add .fb.com. Ah, yes, ma'am. Yan nga po ang ginagawa ko. Yan din ang ginagawa ko. Yan din. Yan din ang ginagawa ko. Okay. Yes, anak. Mm. Okay. Okay. Itong way ni Ma'am Senaida Borela Sabater is one of the easiest to remember. Ayan. This one is the easiest one to do. Ayan, call center din ako, taga-updates ng password anytime, PM lang, sabi ni Bern Salvador. Oh, good thing, maraming mga ganyan sa ating mga schools. Okay, good thing, maraming mga ganyan sa ating mga schools. But then again, merong mga hindi. Ayan. Ano pa? Pwede i-save sa notes sa cellphone ang mga password. Tama yon, Ma'am Eloisa. Ma'am Eloisa. Kaya lang minsan nakakalimutan din natin na nakasave siya. So, ako, ang suggestion ko, gumawa ng pattern, katulad nung sabi nung ating, ayan, katulad din sinabi ni Ma'am Senaida. So, gumawa ng pattern. Pag binuksan ng Facebook, alam mo agad kung ano yung password doon. So, may pattern. Okay po? Ano pa? Is it advisable or recommended po na ibigay yung password ng mga co-teachers sa kanilang ICT coordinators for keep safe po, especially their Gmail account and Office 365 account? Okay. Bigyan ko po kayo ng example. Nasa may example ko kanina. Example, ayan. Pareho yan nung sinabi ni Cholo kanina. Oh. Kung katiwa-tiwala po yung sa mga co-teacher ni Cholo, ano man school ni Cholo? G. De Jesus. Ayan. So, kung katiwa-tiwala po ang pagmumukha ni Cholo para sa inyo, eh, sige po, ipagkatiwala nyo ang DepEd email nyo sa kanila. Dahil remember, ang DepEd email ay nagagamit para makapag-loan. Okay? Nagagamit para makapag-loan. So, pinagkakatiwalaan nyo po ang pagmumukha ni Cholo para sa mga taga G. De Jesus, sige po, wala namang problema doon. Wala namang problema.
But then again, data privacy, merong DepEd email para dito, merong DepEd memo para dito, merong regional memo para dito na huwag i-share ang DepEd email at password sa kahit kanino. Pero ayan, sabi ni Arvin, katiwatiwala naman daw, sabi. So ayoko pong manggaling sa akin, pero na pinapayagan ko, pero kung may tiwala naman kayo, kayo po ang mag-usap. Okay, but then again, sa DepEd, meron po kaming memo that in compliance to it, we don't allow sharing of email and password because again, nagagamit po ito for financial services. Gagamit ito. Ah, Sir JC, ako po, madalas makalimot ang password ko, kaya ang pointers niyo po ay makakatulong. Yes, balikan ang tutorial video pagkatapos ng live na ito. Okay po. Ako din, sir, ginagamit kong password ay yung name ng aking mga anak. O, ayan, mapalitan mo na dahil inere ko na yung mga anak. Okay, palitan nyo na. Ayan. Kung trusted naman po like Ma'am Renelda Salvidar, no worries. Ayan, sabi ni Ma'am Weng ng Almario. Ayan, more like tips po para mas madali yung ma-organize yung mga files. Okay, sige po. Marami pa tayong episode, ha? Matuto o magretiro. This is just first episode. This is just the first episode. Cholo, the name that you can trust. Okay, Arvin. Okay po, so kung wala nang tanong, again, ang episode natin na ito ay password management. Balikan lamang ang ating tutorial video pagkatapos nating mag-live para sa mas madaling pagtanda ng ating mga password. Okay, tapos kung meron kayong mga tips kung paano natin mas matutulungan ng ating mga technology challenge na co-teacher, ay i-email nyo po ako sa juancarlos.sarmiento@deped.gov.ph para maere po natin yan at magkaroon kayo ng certificate. Okay? Again, at juancarlos.sarmiento@deped.gov.ph. Ayan, para maere natin. Ayan. Good morning po. In the new normal, we really need to find ways how to cope up and realign our point of views to what this condition conforms us. Getting equipped with knowledge and using technology and securing email password is very essential. No? Ayan. Ayan. No? Thank you, Sir Chris Jem Kizan. Okay. So again, ayan po. Ayan, ayan. Email ko po. Email. Para, ayan. Email. Again, maraming salamat po. Mag-breakfast na po tayo.